Martin, tama na! Nakikiliti ako! Ganun na? Martin! Isa! Sige na nga. Ang kulit mo talaga! O sige. Sorry na. Uy, mingiti na yan. Uy. Ako pala si Sophie. Isang tao lang nilalaman ang puso ko. Yun ay si Martin. Si Martin ang nagbibigay ng kulay at saya sa buhay ko. 2 taon na kaming magkasama. Sa loob ng 2 taon, doon ko naranasan ang saya ng pagmamahal. At sa tuwing kasama ko siya, o di kaya nakausap, pakiramdam ko, wala na yatang makapaghiwalay sa amin. Kinabukasan, nag-text si Martin sa akin. Nagkita kami sa mall. Bakit ang tagal dumating ni Martin? Sana kaya yun? Martin? Pwede ka ba? Bakit naman? Basta. Sige na nga. Ang ganda. Ano man ang sinasabi nila sa amin, basta ako, si Martin ang buhay ko. Mahal ko siya at wala nang iba. Ang saya. Lumipas ang ilang araw, nagbago ang lahat. Di na siya nagtitext at di na rin siya tumatawag. At kahit magpakita man lang, di siya nagpaparamdam.
nagtataka ako. Asan siya? Nag-aalala ako. Kaya pumunta ako sa bahay ng tita niya. Nagtanong-tanong, pero wala akong napala at di ko siya nakita. Hihintayin ko pa ba siya? Susuko na ako. Asan ka na ba? Mahal mo pa ba ako? Bakit mo ako iniwan? Maraming tanong nagbumabagabag sa isip ko. Pero, hanggang kailan ko siya hihintayin? Hanggang kailan ako magmumukhang tanga sa kakahintay? Mahal kita. Asan ka na? Tanggap ako ng sulat sa kaibigan niya. Tawa! Uy, Clark! Bakit ka na pa rito? Nabibigay ko na sulat sa Martin para sa'yo. Ganun ba? Sige, salamat. Sorry kung hindi ako nag-text sa'yo. Alam ko galit ka sa akin. Dahil sa hindi ako nagparandam sa'yo. Alam ko mahal mo ako at mahal din kita. Pero wala akong magawa at may hindi akong sinasabi sa'yo. May damuntis ako at kinasal na kami. Sorry, Sophie. At sana mapatawad mo ako sa ginawa ko sa'yo.